Sa naunang ulat ng Department of Health, inaasahan sanang dumating ang 117,000 doses ng COVID-19 vaccine sa Pilipinas mula sa Pfizer-BioNTech sa kalagitnaan ng Pebrero. Ngunit ayon kay Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. kahapon, posibleng maantala pa ito ng isang linggo dahil sa ilang dokumentong pinoproseso sa mga kinatawan ng COVAX Facility at World Health Organization. Paliwanag naman ng DOH, masusunod pa rin naman ang timeline ng pamahalaan sa vaccine rollout ng bansa magkaroon man ng delay. Hindi naman po ito makaka-apekto ng malaki. Ano? Actually, it gives us more time to prepare for this rollout. So ito pong isang linggo na madi-delay tayo ay gagawin na lang po natin this week is that we are going to really organize and finalize our plans with these hospitals that have been identified to be eligible to receive this vaccine. Itong linggong ito ay nakaantabay anya ang pamahalaan kung may parating ng bakuna sa Pilipinas. Batid din anya ng DOH ang concern ng Health Professionals Alliance Against COVID-19 o HPAC na tutol silang hayaan ang mga LGU na bumili mismo ng bakuna sa mga vaccine manufacturer. Ayon sa DOH, kaisa sila ng grupo at dapat masunod pa rin ang prioritization list ng pamahalaan sa pagbabakuna. Align dun sa mga protocols na meron tayo, like the tripartite agreement that they can only procure together with the national government. And when they procure, they have to abide or comply with the protocols na dapat yung prioritization framework natin ay masusunod. Panawagan ng DOH sa publiko, magtiwala sa mga otoridad at magpabakuna kapag nagsimula na ang vaccination plan ng pamahalaan upang mabigyang proteksyon kontra COVID-19. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.